So ayan guys, no, hugasan na natin yung karneng kambing. Ayan, hugasan natin, lamas-lamasin natin siya para mawala yung lagkit-lagkit na nanunood sa karne ng kambing, no. Ayan, lamasin. Ayan, hugasan. So kung makikita nyo guys, no, nilamas natin ito sa atin, no, hindi nyo lang nakita sa video, hindi lang natin kinuhanan sa video, no. Nilamas natin ito ng dalawang beses sa asin. So yan guys, makikita nyo sariwang-sariwa yung karne ng kambing natin. Yan, bagong katay. So shoutout nga pala sa sponsor natin na si Miss Chona Madera. Siya ang nag-sponsor ng isang kilong karne ng kambing sa atin guys. So after natin mahugasan, yan, papakuluan muna natin siya ng 1 hour to 1 half hour na pakuluan. At least sa mapalambot natin yung karne ng kambing bago natin siya isangkot siya guys. So yan, makikita nyo, inopen natin yung gasol, yun, para maluto or mapalambot natin yung karne ng kambing guys. So takpan natin siya para at least kulong-kulo yung ating tubig, no. So yan guys, no, kumulo na siya, no, after 1 hour. So makikita yung granules, no, nagkalat siya sa ibabaw ng kaserola natin, no. So ito nga pala guys na kambing natin ay medyo may katandaan na rin ito, no. Inahin daw ito na kambing. So kaya pakuluan natin siya ng 1 hour to 1 half hour, no. Matapos natin pakuluan guys, hanguin natin ito at ating ilagay sa isang lagayan, no. Mapapansin nyo, mukhang malambot na malambot na yung ating karne ng kambing. So, first time nating magluluto ngayon ng kaldereta guys. So, yan, after natin mahango at mailagay sa isang lagayan, no. Ilalagay naman natin siya sa freezer at bukas na natin siya ilulutuin guys, no. So antayin lang natin siya guys, no. Dapat yan naman talaga yung kailangan natin magantay sa buhay, no. Kailangan nating magantay. One eternity later. So after yan guys, no, magpe-prepare tayo ng ating mga panlahok, yan, tomato sauce sa peanut butter, gulay, sibuyas, bawang, and then yung ating liver spread. After nyan guys, maglagay tayo ng isang konting mantika sa ating kawali at isasangkot yan natin siya guys. Antayan-tayan lang natin mag-init ang ating mantika at mamaya ay atin na siyang igigisa. So, pero nga sinasabi ko guys, no, first time natin magluto ng kalderetang kambing, no. So, ayan, ilagay natin ang bawang at sibuyas. Talagang napakainit na ng mantika, ayan. Nagkukulo-kulo na siya, guys. Antay lang natin mag-brownie-brownie yung ating sibuyas at bawang. At mamaya ay ihuhulog na natin ang ating karne ng kambing. So, napakasarap nito, guys, ng pag pang-ulam, masarap pang-ulam ito, lalong-lalo sa mga inuman, no, pulutan, pwede rin ito guys. Ayan, after niyang mag-brownie-brownie, ilagay na natin yung karne ng kambing na ating pinakuluan kahapon. So, yan, halu-haluin lang natin upang manuot yung mantika at manuot yung lasa ng sibuyas at bawang sa karne. Yan, halo, sige lang, halo, halo. Haluin natin. So habang pinapakulo natin yung karne ng ating sinasangkot yung ating karne ng kambing, hinahanda natin yung liver spread, mga gulay, yan, sangkap yung patatas, paminta, tomato paste, and then tomato sauce, peanut butter, ayan, at saka yung
gulay na carrots. So, halu-haluin natin siya, guys. Makaraan lang ng ilang minuto ay huhulog natin yung ating prinipir na gulay at mga sangkap, no? Para mapalasa ang ating kaldereta. At mag-add tayo ng 250 ml na tubig. So, yan, no? Kasi mamaya pag nilagyan na natin siya ng tomato paste at tomato sauce is lalapot ito, guys. Kaya kailangan natin mag-add ng isang basong tubig. After nyan, takpan natin. And then, makikita natin kumukulo na siya, guys. Buksan natin and then halu-haluin natin ng kaunti ang halo-halo. Yan, guys, no? Kaunti ang halo-halo. Yan. So, makikita nyo, amoy pa lang yan, no? Pang-ulam na. So, wala pa siyang ibang sahog para maging kaldereta. Amoy pa lang niya is pang-ulam na, no? Yan. Maraming salamat nga pala sa sponsor ng ating karne ng kambing, Miss Chona Madera. So, maraming salamat sa iyo, Miss Chona Madera. So, after nyan, guys, naglagay tayo ng paminta. So, ako naglalagay ako ng paminta after yung nasa malapit tayong maluto para at least nanonood yung lasa ng paminta sa loob ng karne, no? Manonood siya dun sa karne and then dun sa pinaka brood niya, pinaka sabaw. So, pwede mo siyang dagdagan pa ng paminta. Ako kasi yung pisong isang plastic na paminta, nilalagay ko yan. Nagdagdag pa ako ng isa pang paminta. And then, halu-haluin natin siya, guys, no? Para at least manuot yung lasa ng paminta sa karne. So, ayan, pinisil-pisil natin at tinitinan natin kung ito ay luto na o malambot. So, after nyan, guys, mag-add na tayo ng ating seasoning na tomato sauce. Ayan, tomato sauce. So, may nabibili tayo, guys, na ready for caldereta na sauce, no? So, hindi na tayo magtatansya-tansya. Pwede na natin itong i-wash yung... May nabibili siya, guys, na ready for sauce na caldereta. So, ako kasi mas gusto ko yung tinatansya yung lasa. At least matuto ka sa pagluluto kung paano ka rin magtansya ng mga ingredients mo. Yan, naglagay tayo ng tomato paste, no? Pilang paasim. Medyo maasim kasi yung tomato paste. Kaya, ayan. Medyo dagdagan natin ayon sa ating panglasa, guys. So, after nyan, ilagay na natin yung ating peanut butter na talaga namang ito yung sekreto ng caldereta. Ito yung nagpapalasa, yung peanut butter, guys. Kaya makikita nyo, is matigas siya. Mamaya, pag isang kulo na siya, mamaya malambot na yan, guys, no? Mabilis naman siyang matunaw. So, haluin lang natin para maglock yung lasa at saka yung nilagay nating tomato paste, no? And then magsama-sama yung kulay niya. So, ilagay na natin, guys, yung ating gulay. Yan, yung bell pepper, red, at tapos yung carrots. Sabay na rin natin yung patatas. So, ito yung nagpapasarap, no? And then, ilagay na rin natin, guys, yung ating liver spread na talaga mang ito yung sekreto ng ating caldereta. Ayan. So mamaya pa lang ay ito ay ihahain na natin, no? Masarap na pang ulam at masarap na pulutan. So ayan, ano, luto na yung ating caldereta, guys. So mamaya ay ready to serve na yan. So ayan, no, half cook na yung ating gulay. Yan yun naman yung sikreto, no? Ako kasi pag nagluto ako ng kaldereta or ano mang klase ng putay is gusto ko is half cook lang yung ating gulay. Yan, ready to serve na ito, guys. Mamaya is tayo ay malapit ng kumain. Yan, napakasarap na ng ating nilutong kaldereta. Amoy pa lang o usok pa lang. Mapapawag ka na siya. Yan.
talagang ready to serve na yung ating kaldereta. Mega shoutout nga pala sa ating Team Sueno. So, thank you sa inyong suporta, Team Sueno. So yun guys, no? maraming salamat sa sponsor ng Kambing. So Miss Chona Madera, maraming salamat sa sponsor mo ng Kambing. So napakasarap ng ating Calderetang. So guys, kung hindi po subscribe sa channel ito, please subscribe and hit the notification bell para update kayo sa aking mga susunod pang videos. So hanggang dito lang guys, bye bye! All we'll ever trust, yeah. No, I don't wanna waste what's left. And I